Idinaan ng mga kapatid ni Ramon Joseph Bautista sa Facebook ang pagpapahayag ng kanilang sentimiento sa kalagayan ng kapatid nilang nadiin sa pagpatay sa sariling kapatid na si Ramjen Revilla. Naglabas din sila ng video ng interview sa dalawang suspect sa loob ng selda na naglilinaw na hindi nila kakilala si Ramon Joseph. Nagpapatrol George Carino. Isang bagong page sa Facebook ang may pangalang Ramona Bautista Not Guilty. Bakas ang galit sa pinakauling wall post sa page na ito. Sinasabi sa page na hindi dapat nakikialam ang publiko. Sila umano ang nahihirapan hindi lang sa kamatayan ng kapatid nila, kundi pati sa mga paratang laban sa kanilang pamilya. Meron ding Facebook page na Ramon Joseph RJ Bautista is innocent, na nananawagan naman ang ustisya para kay RJ. Sa Facebook page na yon, may nakapost na video ng pakikipag-usap sa mga suspect na sina Michael Narteya at J. Francis Tolizora. Habang nasa likod ng rehas, dalawang babae ang kumakausap sa dalawang suspect na paminsan-minsan sinisingitan pa ng boses ng lalaki. Masugat sa kamay. Na ano mo yan? Ito, sugat na ito. Napaaway ako nito. 2 days ago, bago nila ako uli, ibig sabihin magiging pagkakagantong hindi dapat. Diba? Sariwa pa dapat. Tinanong din ng dalawang babae kung kakilala si Joseph. Bagay na sinagot din ng suspect. Hindi, hindi kilala niya si Joseph. Personally, kilala niya ba? Si Joseph. Sabi niya, kilala niya raw yun. Kayo, hindi niyo kalala. Siya sabi niya, kakilala niya. Pero kayo ba ang totoo na patay kayo? Yes? Totoo? Okay, nagsasulog. Hindi yun. Hindi yun. Matay niya yung mga anak namin. Mga anak ko. Limang anak ko. Hindi ko kayang gawin. Ni minsan, hindi nagpakita sa video na mukha ang mga kumausap sa dalawang suspect. Pero sa kanilang pag-uusap, malinaw namang sinasabihan ng dalawa na magsabi ng totoo para mapawalang sala ang kapatid nila. Sana naman po pag may nag-interview sa inyo, sabihin yung totoo para naman po mapawalang sala na may kapatid. Kawawa naman po, di ba? Kawawa naman po, parang awa niya na ako nakulog sa inyo. Awa-awa din mga kapatid niya. Kami ho, tatay ko, may sakit pa. Hindi lang mo pakiusap namin. Nga, sabihin niyo totoo. Kami sinabi niyo sa amin, ngayon, hindi na pwede niyo sabihin doon sa mag-ano sa inyo. Pero kanina rin, inalis na sa Facebook ang video na ito. Nang dalhin kanina sa prosecutor's office ang dalawang suspect, hindi dumating ang abogado nila. Sinikap namin kunin ang panig ni Attorney Ana Luz Cristal tungkol sa pahayag ng mga kliyente niya. Pero walang tugon sa text at tawag sa kanyang cellphone. Pero ayon sa pulis, hindi maaapektuhan ang video na yon ang kaso nila laban sa mga suspect, kundi makakasama pa nga ito sa panig ng mga Bautista. Nagbabala ang Paranaque Police na baka sitahin pa ng husgado ang mga Bautista dahil sa pagsasalita sa isang kasong nakasampa na sa korte. Hindi lang makakapikto, makukuntim pa sila sa ginagawa nilang ganun. Pinayuhan ng pulis ang pamilya Bautista na ipaubaya na sa husgado ang kaso. May mga sumusuporta at meron din naman kumukontra sa Facebook page sa ginawa ng pamilya Bautista. Sanga-sanga ang maaring epektong idulot nito sa isip ng publiko. Pero sa kaso, walang kasiguruhan kung ano magiging epekto. George Carino, Patrol ng Pilipino.